Tama nga bata, gusto nyo ba makinig ng kwento? Ako pala si Janessa. Ang pamagat ng kwento ay si Mamardong Mareklamo. O bakit nakasimangot ka na naman, puna ni nanay, sa anak na hindi naman mapipinta ang mukha? May problema ba? Tanong niya sa batang damukot ang mukha. Sa ate po kasi, inuutusan na naman akong bumili sa tindahan. Naglalaro po ako, tapos bigla na lang niya akong uutusan. Wala na ba akong karapatan maglaro? Reklamo ni Mamerto. Sanay na si nanay sa pagiging mareklamo ng anak. Katunayan ay mas madalas makitang nakasimangot si Mamerto kaysa nakangiti. Nagmumukha tuloy siyang mas matanda kaysa sa tunay niyang edad na 8 taon lamang. Gusto na ni Aling Nindang kausapin si Mamerto pero hinayaan niyang makabili muna ito ng suka at patis sa tindahan. Kailangan ito ng panganay na si Rosalinda sa ilulutong ulam. Pagbalik ni Mamerto ay mas matindi ang kanyang pagsimangot. Ang daming-daming bumibili. Ayaw nila akong pasingitin sa pila. Napilitan tuloy akong maghintay. Ang bagal-bagal pa naman ng bagong kahera diyan sa minimart. Reklamo niyang muli. Narinig ni Aling Linda ang pagdadamog ni Mamerto habang inaabot ang pinamili sa kanyang ate. Ate, heto na ang pinamili mo. Sa susunod, pwede bang huwag mo na akong uutusan kapag naglalaro ako? Sabi niya sa ate. Aba, sumosobra na ang batang ito. Nay, narinig niyo ba kung paano ako kausapin ni Mamerto? Nalimutan na yata niyang ate niya ako. Sabi ni Rosalinda. Nang bumalik si Mamerto sa sala para ipagpatuloy ang paglalaro, ay sumunod ang ina at naupo sa tabi ng anak. Malapit nang mag-alas 12. Hindi ka pa ba nagugutom, anak? Tanong niya. Gutom na nga po ako. Tagal kasing magluto ni ate. Reklamo na naman ni Mamerto. Paano kaya, anak, kung hindi nakapagluto ang ate mo dahil naubusan tayo ng suka at patis? Muling tanong niya sa anak. Napatingin sa si Mamerto sa ina. Kaya nga po ako bumili eh. Pangangatwiran niya. Tama ka, anak. Mamaya na lang ay kakain na tayo dahil gumawa ka ng isang tungkulin. Sumunod ka sa pinag-uutos sa iyo. Napapansin ko, anak, na nagiging masyado kang mareklamo. Lagi mong sinasabing karapatan mong maglaro, magpahinga at kung ano-ano pa. Anak, dapat mong isiping ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin. Karapatan mong kumain, pero tungkulin mong tumulong para magkaroon ng kakainin. Paliwanag ni Aling Linda. Naisip ni Mamerto na totoo ang isinasabi ng nanay niya. Masyado nga siyang mareklamo. Lagi siyang naghahanap ng para sa kanya at nakakalimutan niyang may tungkulin nga pala siyang dapat gampanan. Napunta niya sa tindahan ay ayaw na niyang pumila, ngunit paano naman ang mga taong nauna sa kanya? Kung may karapatan siya ay may karapatan din ang mga ibang tao at tama ang nanay niya. Ang bawat karapatan ay may katapat na tungkulin. Natahimik si Mamerto. Alam ng nanay niyang nag-iisip ang anak. Nay, sorry po. Masyado akong naging makasarili. Laging para sa akin lang po ang iniisip ko. Nahihiyang sabi ni Mamerto. Sa tingin ko, anak, hindi ka lang sa akin dapat mag-sorry. Paalala ng nanay. Tumayo si Mamerto at muling pumasok sa kusina. Sorry, ate, mali ako. Pwede mo na akong utusan kahit naglalaro ako. Basta
sarapan mo, lagi ang luto mo para sa akin ha. Sabi niyang nakangiti. Napangiti na rin ang ate ni Mamerto. Salamat naman at nakapag-iisip-isip ang kapatid ko. Bulong niya sa sarili. Nagustuhan niyo ba ang kwento? Hanggang sa muli. Bye!